Welcome back again to our channel, ang inyong abang lingkod kung saan patuloy naghahatid ng mga bagong kaganapan dito sa Barangay La Huerta, Parañaque City. So guys, andito po tayo upang saksihan po kung ano yung bagong ganap. So nagdi-drilling po sila ngayon guys, ayun po oh. Nagdi-drill, nagbubutas po sila. Ayan po yung kanilang screen. Tingnan natin guys kung paano sila magdi-drill. Ayun guys yung kanilang drilling machine no, gamit ng ayun yung crane tower oh. Mukhang magpapahinga na sila sa pagdi-drill ah. Binaba na yung ano, parang huling saksi na natin yun. Pinatay na nila yung makina. Sayang, di natin naabutan. Yun naman isang kabilang crane. Hindi pa po pinatay. So, punta tayo sa unahan. So yan po guys, makita nyo na po yung ating mga poste, yung apat na poste na yan, yun ang huling nilagyan nila ng per head. Tapos ang na-insulan na nila yan ng per head, nilagyan din na po nila ng per cap sa taas, ayun o, sinemento nila sa taas, ayun o. Nakasemento na po, itong huli na lang ang hindi. So yung apat na ano na yan, yung apat na poste na yan, yung ay yung tatlo ready for installation ng girder na po. Ito na lang isa, hindi pa nila na semento, hindi na panila nalagyan ng per cap. So guys, naka-ready na po yung launcher doon sa unahan. Malamang sa Lunes baka mag-start na po yung installation ng girder, pipe girder. So guys, yun lang po, tuloy-tuloy tayo. O ayan yung isang crane tower, nagki-clearing operation po sila. Yung isa pinatay na po, titigil na yata nila yung pagdi-drill. So pinagtatanggal na rin po nila yung mga hindi na nila kailangan. So tuloy-tuloy lang tayo. Ayan doon sa unahan, itong dalawang poste talagang ready for installation na talaga to, kasi matigas na po talaga to. Yung isa bago lang po, hindi pa po na semento yung pangatlo mula rito. Yung isa hindi pa po na semento yung per cap. Ayan yung bako. Ay yung green tower. Punta po tayo sa unahan. Thank you.
guys, may isang poste pa rin naiwan na hindi pa nalagyan ng perhead. Ayan, oh. Yung magkatabi niyan, hindi pa rin po. Ay, yung isa, hindi pa rin nalagyan ng percap. Yung sa taas ng perhead, hindi pa po nasimento nila. Yung kanilang percap. Saka, nandyan pa rin po, guys, yung leveling jack. So, ito na lang po yung kulang. Isa na lang, isang poste na lang para makompleto na po ang perhead dito. Hindi pa po nila na-insulan, pero nalagyan na rin po nila ng ladder at saka yung roundbound. Na-rebar na rin po nila yan. Ang kulang na lang po dyan yung leveling jack at saka yung perhead. Bago nila yan insulan ng perhead, lalagyan muna nila yan ng leveling jack. So yun guys, medyo wala ganong gumagawa ngayon dito. Ito po yung tower, yung green tower. Nag-clearing operation. I-clearing operation po sila, tinatanggal nila yung hindi na nila kailangan. So yun guys, tuloy-tuloy tayo dun sa unahan. Kung nahirapan yung crane. May binubuhat na mabigat na bakal pero hindi niya kinaya kaya pinatay po. Bumaba yung driver ng crane tower, tinitingnan nila. So yun guys, yan po ang bago nating update dito sa Belbel Project LRT1 Cavite Extension dito sa Barangay La Huerta, Parañaque City. Kung saan, isang piraso na lang po, isang poste na lang. Makompleto na po ang perhead. Ma-insula na po ng perhead. Ang lahat ng poste dito. Siguro sa Monday, i-installan din nila yan. Para tuloy-tuloy na yung kanilang pag-install ng girder. So yan lamang po ang bagong update natin sa araw na to. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood nyo. Huwag nyo kalimutan i-like and subscribe at din pakiclick ang bell button upang ma-notify kayo sa lahat kong mga video.